So okay, dire-diretso tayo. So part 8. Ay, hindi. Part 7, form validation and data filtering. Okay, medyo napahiya tayo sa huling episode. So ang gagawin natin dito ay, so dito sa form natin, so kasi pagkulang, okay. So para ito malupit. So ang gagawin natin ay, so for example, ito script. So ito yung huli kong na-try nung gumawa ko. So script. So for example, hackers tayo. So maglalagay tayo ng script. And then, so address, so opacity. So for example, iwan natin tong email na to. Tsaka yung age. Okay. So pag pinasa natin yan, automatic pumasa talaga siya sa ating database dito. So dito ang browse. Okay, meron dito tayong script. Okay. Pumasok siya sa database natin kahit kulang, tapos script din. And then, kung mapapansin nyo, ay, okay. So, hindi pa siya ganun, hindi mo siya makikita, pero magra-run yung script pag nag-read ka. Okay. Pag pinars mo, pag ginet mo yung data from localhost. So, sayang nauna to, pero magra-run talaga yung alert natin dito. And then to prevent that, so ang una natin gagawin ay ito muna ang validation, itong form validation na ito. Okay, try yourself, buwasan natin ang content. Okay, so kailangan nyo muna mag-enter lahat bago mag submit yung form. So ang lalagyan natin ito ay itong class no validate dito sa ating form action. Kapit ng ilong ko. And then dito required sa bawat input. Okay, sa bawat input required. Describe yourself dito. Okay. And then copy na lang natin tong script kahit hindi natin maintindihan. Basta yun yung script natin eh. So copy lang tayo dito ng script. So try natin. Okay. So kailangan niyang i-enter. Tsaka kung mapapansin nyo, kung wait lang. Hindi, ito kasing email. Itong age. Ay, bawal sa job pala. Okay. Hindi, meron dito min at max sa age. Saka na, sambay number. So, lagay tayo ng min. Sa minimum natin ay 1. 1 year old. Kung gusto nila maglagay. And then, 100. 150. Pag ina natin, hindi na siya napunta. So 166. O in pagkulan, so iba yung ating age dito, lagpas 166. Kung mga hindi, yes. 250 140. And then describe yourself. Sige. So mag ilang yung age ay pasok. Sige. Tsaka ito, so yun yung form validation natin. And then, dun sa sinasabi nating data filtering. So, paano nga ba? So, post get. Okay, so, copy lang natin to. Post natin dito. And then, filter bar. Then name, so ito yung ating variable. And then filter,
Sanitize. Special. Charge. So, ito yun eh. So, wait lang. Titignan ko lang kung siya ay, filter. So, PHP filter, sanitize special charges. So, escape special characters. So, filter var, URL. So, tama naman tayo naman. And then, copy na lang natin to sa lahat. So, ito yung magpe-prevent ng mga script. Age, address, year, email, naka description. So, okay. So, yun na yung mismo sa ating form validation data filtering. So, pero, try pa rin natin. So, Lipa City, the Mark Birds na ilagay natin dito. Tagalipa din po si Mark Birds. markbirds@gmail.com. So dapat at ko. I also love PHP and Python. Tama sa rin ang Python natin. Age natin 21 and then second year college. Try natin i-left auto. So kailangan talaga niya. Wala tayong magagawa. Then create. So, localhost. PHP crude. So, meron na tayo dito. Kasama yung ating script. So, mamaya delete na lang natin to. Oo siya. Hindi na pala ito mag-run. So, delete na lang natin to. So yun para sa ating form validation and data filtering.